sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, I would like to ask you na magbukas ng inyong Bible, isang talata lamang sa Bible, James chapter 4 verse 8 or Santiago. Santiago chapter 4 verse 8. Isang talata po ang ating babasahin at hilingin ko po uli kayo na magsitayo upang sama-sama tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Santiago chapter 4. Sige po, tayo po ay sabay-sabay po natin itong basahin sa Tagalog at saka sa Ingles. Nasa screen naman po yung ating, ayan. Sige po, basahin po natin sa Tagalog muna. Sabi po dito, sabay-sabay tayo, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, hindi kaaway. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. So, i-correct nyo na po yon. Kamay po yon, hindi kaaway. Sa ESV, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon. Hingin natin ang kanyang gabay at patnubay. O Diyos, salamat nga po. As you have said in your word, pinagpala ang dumarating sa pangalan ni Yahweh at buhat sa iyong templo ang pagpapalay kanilang kakamtin. Sa oras pong ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit po kaming lahat ay naririto upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming dakilain. Yun po yung aming layunin, O Diyos. Kaya naman, mula po sa iyong salita, as you have promised, Lord God, mula sa iyong templo, ang pagpapalay yung pagkakaloob sa amin. O Diyos, dalangin po namin na sa pamamagitan ng pagpapalang espiritual mula sa iyong salita, ibuhos mo ito, Panginoon, sa iyong mga anak na walang sukat paglagyan, Panginoon, nag-uumapaw. Hayaan mo, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng kaaliwan, ang salita mo na nagtutuwid, ang salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Panginoon, tanggapin lahat ng iyong mga anak upang sa gayon, Panginoon, tunay nga na yung pagpapalang inihanda mo, yung ipinangako mo, Panginoon, sa sino mang pumapasok, sino mang dumadako, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon, mula sa iyong templo, ang pagpapalay tatanggapin, O God. Kaya sa oras pong ito, tinatanggap na po namin ang lahat ng mga pagpapalang espiritual na inihanda mo na, Panginoon, sa iyong mga anak na inuna ang iyong banal na kalooban. And we receive it right now in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Amen. Makakapo na po kayo, purihin po ang ating Panginoong Jesus. Draw near to God and He will draw near to you. Ito po yung ating passage. At kung titingnan po natin itong passage na ito, ay makikita po natin na ito po yung nais ng Diyos na gawin natin, tayong kanyang mga anak, na tayo po ay lumapit sa Kanya. Ngunit mga kapatid sa Panginoon, ang paglapit na ito sa ating Diyos ay paglapit na hindi lamang pagtawag upang umattend kayo. Nung sinabi ng Panginoon na lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo, yung sinabi na draw near to God and He will draw near to you, hindi lamang ito pagtawag ng Diyos sa atin para tayo ay umattend sa Kanyang gawain. No, hindi po lamang ito yon. Actually, this call is a call to intimacy. Yung pagtawag ng Panginoon, yung sinabi niyang lumapit kayo sa akin, lumapit at ako'y lalapit sa inyo, draw near to me and I will draw near to you. Itong paglapit na ito ng Diyos ay pagtawag sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas malapit na kaugnayan sa ating Panginoon. Ang nais po ng Panginoon sa atin, kaya niya tayo pinalalapit, ay para ipurso natin yung ating relationship sa Kanya. At hindi lang basta relationship, kundi intimate relationship. Yung malapit na ugnayan natin sa Panginoon. Kaya ito yung sinasabi sa atin ng passage na ito. Draw near to God and He will draw near to you. Ang sinasabi sa atin dito, pursue intimacy with God. Kaya ito po yung ating pag-uusapan, pursuing intimacy with God. Now, why we need to pursue intimacy with God? Bakit natin kailangan na ito ay pinagsisikapan, pinagsusumakita na tayo ay lalong lumapit sa Diyos? Bakit kailangan na lumapit tayo sa ating Panginoon? Well, pag sinabi pong pursue, ang ibig sabihin po, may effort. Kasi ang intimacy po, hindi po yan instantly nangyayari. Yung
kilala agad natin ng Diyos ng malaliman na pagkakilala, hindi po natin yan magagawa instantly. Lalong hindi rin po yan mangyayari ng overnight lang and voila, okay na, talagang kilala mo na ang Diyos kung sino siya. Hindi po. Hindi po yan instant, hindi rin po yan overnight. Kailangan po ng process. Kailangan po na talagang gumagawa tayo ng pagkilos upang lalo nating makilala ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya ngayon po ang panawagan sa atin ni Apostle James sa bahaging ito ng Banal na Kasulatan. Draw constantly to God. At ang pagtawag na ito ng paglapit sa Diyos ay pagtawag para sa intimacy. At kung nais natin ang intimacy sa Diyos, we have to pursue it. Kailangan po ng pagsisikap, kailangan po ng effort. At kung meron man po tayo na masidhi o masugid na talagang dapat ninanais natin na magkaroon sa ating buhay, ay ito po yung dapat ninanais natin, mga kapatid. Na habang tayo ay sumusunod sa Panginoon, mas lalo talaga nating makilala ang Diyos. Sa patuloy at patuloy na paglapit natin sa Diyos, nasain natin na Diyos, Ama, magpakilala ka po sa akin. Para habang nakikilala natin ang Diyos, nalalaman natin ang Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Kasi alam niyo po, sa paglapit po natin sa Diyos, gusto po niyang i-reveal ang Kanyang kalooban sa atin. Kaya lang inire-reveal lang ng Diyos ang Kanyang kalooban doon sa mga lumalapit sa Kanya lagi. Parang, di ba, minsan ang mga magkakaibigan may mga sekreto. Di ba, yung lagi magkasama. Eh, minsan kindatan lang, alam na nila yung sekreto nila. Kasi yung sa pag-uusap nila ng simplihan, alam na nila kung ano yung pinag-usapan nila. Kaya pag meron silang gustong ano, parang minsan tanguan lang, alam na nila ibig sabihin. So ganun din po ang Diyos sa atin. God is willing to reveal Himself more sa bawat isa sa atin. But it takes effort. We have to pursue our intimacy with God if we want to know God more in our lives. Amen po ba? At si Apostle Paul po, yan po yung makikita natin. Sa aklat po ng Pilipos, ipinahayag po ni Apostle Paul yung kanyang masidhing desire sa kanyang buhay. Kung tatanungin niyo po si Apostle Paul kung ano yung kanyang masidhing desire, ito po ang kanyang sabi sa Pilipos chapter 3 verse 10. Sabi, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. No, pag tinignan po natin itong masidhing desire ni Apostle Paul, ibang-iba ito sa desire ng maraming mga tao, even Christians. Kasi makikita natin, sa desire ni Paul sa kanyang buhay, wala man lang nabanggit na may kinalaman sa material, wala man lang binanggit na may kinalaman sa kapangyarihan, bagamat pwede niyang i-desire yun. At marami ay yun ang dini-desire sa buhay. Pero si Apostle Paul, ang masidhi niyang desire ay wala sa mga bagay ng mundong ito. Tulad ng kayamanan, maging tanyag, o maging sikat, o maging makapangyarihan, o magkaroon ng malaking ministeryo. Wala po yun sa desire ni Apostle Paul. His greatest desire in life was that he may know the Lord Jesus more. At ano yung sabi niya? Tatlong bagay yung kanyang desire. Sabi niya, to experience the power of His resurrection. Isa yun sa dini-desire niya. Kasi alam naman natin talaga na namatay ang Panginoong Jesus at muling nabuhay. At para kay Apostle Paul, wala pa talagang nabuhay at namatay at nabuhay na maguli. Yeah, there is really power in it. Alam niya, mayroong kapangyarihan ito. Pero para kay Apostle Paul, hindi lang ito kapangyarihan ng Panginoon. Alam niya na yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, there is power in it for him also. Kaya sabi niya, yun din, gusto niyang maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, totoo po yun mga kapatid. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, yung kanyang pagkamatay, ay muling pagkabuhay. Imagine niyo, patay na. Di ba? Ang patay, wala na magagawa. Di ba? Pero ang Panginoon ay muling nabuhay. Pinakita sa atin na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus, there is victory. Yung ikaw ay nabuhay mula sa patay, you rose from the dead,
Ano ibig sabihin nun? Kapangyarihan po yun. At yun po mga kapatid ay nakita ni Apostle Paul na hindi lang yun available sa Panginoon. Alam niya na yun din ay available sa kanya. Kaya sabi niya, maging yun ay maranasan niya. At totoo po, naranasan naman ni Apostle Paul yun. Nakita niya na mayroong victory. Kapag ka ikaw ay nakatingin sa ating Panginoon na namatay at muling nabuhay, there is victory in you dahil ikaw ay anak ng Diyos. Na kahit anuman ang mga pinagdadaanan natin na parang kahit na nga po, di ba, para tayong patay ng muling babangon dahil sa mga mahirap na sitwasyon ng ating buhay, kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, sa tulong ng Diyos, kaya niya tayong ibangon mula sa patay at pagtatagumpayin niya tayo. Tulad nga ng patutuon ni Nanay Aurea, ilang bingit na ng kamatayan. Pero binuhay siya ng Panginoon. Bakit? Kasi gagamitin pa pala siya ng Diyos. Imagine niyo 7 years po mga kapatid, na talagang pinagpapala po ang gawain ito dahil mayroong isang tao behind the scene. Hindi ho yun alam ng lahat. Pero sa Panginoon niya yung kinukumit. Ang buhay niya ay pinapagamit niya sa Panginoon. So yun po yung sinasabi dito ni Apostle Paul na yung kamatayan ng Panginoong Hesus at muling pagkabuhay ay mayroong katagumpayan sa Kanya. Ganon din po dapat ang makita natin mga kapatid. At pagka nakilala natin kung sino talaga ang ating Panginoon, makita natin na ang ating Panginoon ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. At yun yung nakita ni Apostle Paul. Gusto niyang maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kanyang muling pagkabuhay. Ano pa po ang sabi niya? Gusto niya ring maranasan yung makihati doon sa mga sacrifices and sufferings ng ating Panginoon. Nais niya na makibahagi doon sa sufferings na yon. Okay na sana yung mamatay at muling pagkabuhay, victory yun eh. Pero yung makihati sa hirap, parang yung iba yun ang ayaw eh. No? Pero pagdating sa mga kapangyarihan, sama ako dyan. Pero pag hirap, ay kayo na lang. Di ba? Pero si Apostle Paul, kung kinakailangan, willing siyang mag-sacrifice. Bakit? Kasi alam niya, dahil ang Panginoon, ang umibig sa kanya, worth na ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Kaya yung pangatlo nga niya na desire, sabi niya, makihati, maging sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, Paul was not ashamed to declare that Jesus is his Lord, that Jesus died for him, na ang kamatayan ng Panginoong Yesus ay kamatayan ng katulad ng isang pusakal. Paano kang makikiisa sa isang pusakal na tagapagligtas? Kahihiyan po yun noon nung panahon ni Apostle Paul. Pero para kay Apostle Paul, it is something that he wants to share with sa ating Panginoon. Kung yan man ay kahihiyan, hindi ko ikakahiya sa aking buhay ang aking manunubos. Kung ang ikinamatay man niya sa tingin ng tao ay katitisuran dahil yun ay kamatayan ng isang pusakal, ang kamatayan ng Panginoon ay aking kaligtasan. Kaya handa akong makihati sa Kanya. At kung kinakailangan ako'y mamatay, alang-alang sa pagpapahayag ng katotohanan ito, handa ako. So yun si Apostle Paul, yun yung kanyang greatest desire, to know God more in his life. Amen po ba? So makikita po natin na sinikap ito ni Apostle Paul, yung kanyang pagnanais na makilala ang Panginoon, magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Panginoon, hindi lang niya ito dinesire, talagang ipinamumuhay niya. In fact, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 2, ito po ang patutuon ni Apostle Paul, "For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified. Wala akong ibang ninanais sa aking buhay, kundi lalo pang makilala si Kristo na ipinako sa krus." Kumbaga kung tatanungin mo si Apostle Paul, ano yung mga bagay na gusto niyang gawin? Ano yung bagay na gusto niyang malaman pa? Lahat ay may ugnayan sa kanyang buhay pananampalataya, lalong-lalo na pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Apostle Paul pursued his intimacy with God with all his life. Ninanais talaga ni Apostle Paul at ipinapamuhay niya na lalo pang makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. At alam po mga kapatid sa Panginoon, ito ding bagay na ito, yung pagkakaroon ng ating malapit at malalim na kaugnayan sa Panginoon, hindi lamang ito para kay Apostle Paul mga kapatid.
Kaya nga dito po sa ating binasa sa aklat ng Santiago, isang command ang sabi ni Apostle James, draw near to God and He will draw near to you. Hindi lamang ito para kay Apostle Paul, kundi ito po ay para sa bawat isa na sumusunod sa Panginoon, na nagnanais pang makilala ang Diyos sa kanyang buhay. Now, para makilala natin ang Diyos sa ating buhay, we have to pursue our intimacy with God. Amen po ba? Pursuing intimacy with God. Bakit po? Kasi po, ang pagpupursue ng intimacy sa Diyos or yung ating intimacy sa Diyos, ito po ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. God desires our relationship or intimacy with Him more than anything else. Kung meron mang ninanais ang Diyos sa bawat isa sa atin, it is our relationship with Him more than anything else. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung pagtawag ng Diyos na paglapit sa Kanya, it is more than pag-attend sa gawain ng Diyos. Kung hindi, ito ay pagkakaroon ng intimacy sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi po ng Exodus chapter 19 verse 4, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Sabi po sa NIV, you yourselves have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Ang sinasabi dito ng Diyos, nung iniligtas niya ang bansang Israel mula doon sa Egypt, hindi nagmamadali ang Diyos para dalhin sila sa lupang pangako ang mga Israelita. Kung hindi, hinayaan ng Diyos na doon sa ilang ma-experience ng matigas na ulo ng mga Israelita ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos. Kaya nga sabi dito ng Diyos, dinala ko kayo katulad ng pangangalaga ng isang inang agila. Tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. So anong ibig sabihin nito? Ipinapahayag dito ng ating Panginoon na mas nais niya na yung ating kaugnayan sa Kanya, ang ating iparana sa Kanya, yung ating ugnayan sa Kanya, yun yung nais niya na lumago kesa doon sa mga iba pang mga gagawin natin para sa Panginoon. God is more concerned of our relationship with Him more than the results or anumang ginagawa natin para sa Panginoon. Nakita natin si Moses, nakita natin ang mga Israelita sa pagsunod nila sa Panginoon, ang dami nilang mga naging karanasan. Pero lahat ng mga karanasan na yon, yun ay ninais ng Panginoon para sa pamamagitan ng pagkalinga ng Diyos sa kabila ng kanilang matigas na ulo, ay makita nila mayroong mapagmahal na Diyos na laging kumakalinga sa kanila, laging umuunawa sa kanila. Kahit na itong Diyos na ito, na later on, alam natin, kay Moses, nagsabi, Moses, pagsisimula na kita ng bagong lahi, pupuksain ko na ang aking mga, ang mga kababayan mo na inilabas ko sa Israelita. Pero ang totoo, naglalabas lang ang Diyos ng kanyang damdaming mabigat sapagkat sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita, pero ang totoo, hindi niya yun magagawa dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? Dahil yun po yung nais ng Diyos, iparanas niya sa bansang Israel yung kanyang pagmamahal. Maging nung tinawag po ng Panginoon ang mga alagad, mapapansin po natin na ang mahalaga sa Panginoon ay yung relationship, hindi yung mga gagawin ng mga alagad para sa ministry. Hindi tinawag ng Panginoon sila Apostol Pedro para magtayo ng malalaking mga ministeryo. Kundi sabi ng Panginoon, follow me and I will make you fishers of men. Kung mapapansin ninyo, doing precedes relationship. Follow me. Ang mahalaga sa Diyos, ang mahalaga sa ating Panginoon, yung una-munang kaugnayan nila Pedro. Hindi tinawag ng Panginoon ang mga alagad para maging super apostles,
na mayroon silang kapangyarihan at yung kapangyarihan na yun ay talagang napapagpala ang marami. Hindi, yun ay resulta na lamang. Pero hindi po yun ang purpose lamang ng Diyos sa mga alagad. Ang unang purpose ng Diyos sa mga alagad is for them to enjoy the fellowship, the relationship that they had with our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito po yung dapat nating maunawaan din po. God is far more interested in our relationship more than what we do for Him. Uulitin ko po mga kapatid. Ang unang mahalaga sa Diyos ay ang ating kaugnayan sa Kanya kesa doon sa ginagawa ng ating mga kamay para sa Kanya. Mas nais ng Diyos na tayo ay unang-unang lumalapit sa Kanya, lumalalim sa pagkakilala sa Kanya. Kumbaga, God is more interested in our being more than our doing. Mahalaga po yung ating ginagawa para sa Panginoon. Pero kung yung ating ginagawa sa Panginoon ay hindi yun ang ipinapagawa ng Panginoon dahil hindi natin kilala ang Panginoon, nagsasayang tayo ng ginagawa para sa Panginoon. Nasusundan niyo po ba? Kasi di ba parang ganito yan? Diba minsan meron tayong mga anak, halimbawa, yung inyong anak inutusan niyo, pero ibang ginagawa. Kasi pinipilit niyang ginagawa yung kanyang ginagawa. Kasi sinasabi niya, ito igagawin ko para sa aking magulang. Pero kayo naman, ay ang pinapagawa niyo sa kanya ay iba doon sa kanyang ginagawa. So, dahil hindi siya lumalapit at hindi niya inaalam kung anong gusto niyong ipagawa, gumagawa siya na akala niya ay ikasisiyan ninyo. Pero ang totoo, yung kanyang ginagawa, hindi niyo naman gusto kasi hindi pa yon ang dapat niyang gawin. So, ganun din po sa atin. Gusto muna ng Diyos na makilala natin siya at malaman natin ang kanyang kalooban para tayo ay makagawa para sa kanya. Yun po yung mahalaga. Kaya dapat po maliwanag sa atin yun. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ang dinidevelop ng Panginoon sa atin ay yung ating relationship. Kaya kung natatandaan ninyo, John chapter 1 verse 12, again, relationship precedes doing. Di ba? Ang sino mang sa kanya ay nagsitanggap at nanalig ay binigyan ng karapatan upang tawaging mga anak ng Diyos. So, kailangang i-develop muna natin yung ating relationship sa ating Diyos. Yung iba, hindi anak pero gawa ng gawa para sa Panginoon. Di niya alam kung yung kanyang ginagawa ay tinatanggap ng Panginoon. Eh, yung problema, hindi naman, di pa siya anak pero gawa na siya ng gawa sa Panginoon. Sayang lang yung kanyang ginagawa. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon itong ating pinag-uusapan. Nais ng Panginoon, as we follow Him, ang concern natin ay ano ba ang kalooban ng Diyos? Kasi being intimate with the Lord is knowing the will of God. Diba? Sa John chapter 17 verse 3, ito po ang sabi ng Banal na Kasulatan. Ito ang buhay na walang hanggan. Wala po sa passage, pero i-quote ko na lang. Sabi, John chapter 17 verse 3, ito ang katotohanan. O ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila na iisa at tunay na Diyos at si Kristo na iyong sinugo. Knowing precedes doing. Kung kilala natin ang ating Diyos, yung lahat ng ating ginagawa, inaalam natin. Kaya anumang ipagawa ng Panginoon sa atin, ayon sa kanyang kalooban, kasi kilala natin siya. Kaya napakahalaga po nito, nais ng Panginoon na kung meron man tayong dapat na kinukultivate, mga mas lalong ninanais o dinidesire sa ating puso, yun ay lalo natin siyang makilala upang malaman natin ng lubos kung ano ba ang mabuting kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Now, ang tanong, what to do to pursue intimacy with God? Ano ba ang involved kapag gusto mo na i-pursue ang iyong malalim na kaugnayan sa Diyos? Ano ang mga involved na dapat nating makita? Ilan lamang, madami po yan. Pag binasa natin ng Biblia, maraming mga involved para sa pagpupursue. Pero ngayon po ay apat lamang na mahalaga ang bibigyan natin. To pursue intimacy with God, unang napakahalagang bagay ay yung disconnectedness. Disconnect to connect. Intimacy with God is manifested through our connectedness with God.
kung tayo ay mayroong malalim na kaugnayan sa Diyos, yun ay dahil sa ating connection sa Diyos. Ang mayroong kaugnayan sa Diyos ang magkakaroon ng malalim na kaugnayan sa Kanya. Pero yung walang kaugnayan sa Diyos, hindi magkakaroon ng malalim na kaugnayan. Kailangan munang kumonek siya sa Diyos para magkaroon siya ng kaugnayan sa Panginoon. Now, pag sinabi pong disconnect to connect, ang ibig sabihin po kasi nito, mga kapatid sa Panginoon, para tayo maka-connect, para tayo maipurso natin yung ating intimacy sa Diyos, kailangan i-recognize natin na maraming mga humahadlang sa intimacy na ito. Kailangan ma-realize natin na maraming mga umaagaw ng ating oras at panahon para sa Diyos at kailangan ma-recognize natin ano yung mga bagay na yon. Because those things disconnects us from God. Kailangan ma-recognize natin what are these things that disconnects us from God so that we can connect to God and pursue our intimacy with Him. Nandyan po ba kayo? Kailangan ng disconnection para sa connection. Parang tubig at ilaw lang, ano? Di ba? Pagka na-disconnect ka, wala, hindi ka na makaka-access. So, kailangan mo uling magbayad para makakonect. Now, ganun din sa buhay espiritual. There are things that disconnects us from God. This loses our connection to Him. Kaya analyze natin, ano ba itong mga bagay na ito na primarily nagdi-disconnect sa atin? Marami, pero kailangan makita natin, ano-ano ba ito? Kasi pag hindi mo ito nakita sa buhay mo, hindi lalalim ang kaugnayan mo sa Diyos. Sige, tingnan po natin. Si David, kung titignan niyo po si David, David decided to disconnect from the worthless things. At alam niya kung ano yung worthless things. David decided to disconnect to the worthless things to be able to connect to the will of God, to the most essential. As sabi po ng Awit 119, 36 and 37, Awit, sabi po, bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghangad na yumaman akong lubos. Pansinin niyo po ang statement ni David. Ito po yung kanyang desire. Sabi niya, bayaan mo na hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghangad na yumaman akong lubos. Sa ESV ang sabi, incline my heart to your testimonies and not to selfish gain. Sa Tagalog, mas madaling magandang maintindihan eh, no? Bayaan mong hangarin kong masunod ang iyong utos, higit pa sa paghangad ko na yumaman akong lubos. Sa totoo naman, di ba? Pagka dinidesire ng tao na yumaman, talagang ibibigay niya yung kanyang oras, yung kanyang panahon, kasi gusto niyang yumaman. Ngayon, kung ang pagyaman ay kailangan ng effort, ang sabi ni David, yung paghahangad ko sa iyo, higit pa sa paghahangad ko sa pagyaman. Andyan po ba kayo? O nalilito kayo doon sa statement ni David? O sa statement ko? Alin doon? Pero sana sa statement ko kayo malito, huwag sa statement ng Bible. Dahil ang mas mahalaga dito ay ang salita ng Diyos. Ang salita ko po ay walang halaga. Pero yun po yung nakita ni David. Sabi niya, ang hangad niya, kung nagsisikap man siya, kung meron man siyang pagsisikap na yumaman at gumagawa siya ng effort, gusto niyang mahigitan yon para lamang lalong magawa ang kalooban ng Diyos. In fact, yung verse 37, sabi niya, turn my eyes from looking at worthless things. So David decided to disconnect from the worthless things of this world so that he can connect to the most essential kalooban ng Diyos. So we have to disconnect, to connect. And we have to understand what disconnects us from God so that we can connect to God. Andyan po ba kayo? And of course, ano kaya ang nagdi-disconnect sa atin sa Diyos? Of course, ang unang-unang nagdi-disconnect sa atin sa Diyos, walang iba, kundi kasalanan. Kaya nga ang sabi ng second part ng ating verse, ang sabi, cleanse your hands, you sinners.
So kailangan nating linisin ang ating mga buhay upang tayo'y makalapit sa Diyos. Pero hindi natin magagawa yun. Kailangan muna nating lumapit sa Diyos para linisin niya tayo. Kaya nga nauna, sabi niya, draw near to God and He will draw near to you. Then cleanse your lives. Hindi niya sinabi, cleanse your lives, then draw near to God. Sapagkat sino man ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kung gusto natin ang ating buhay ay maging malinis sa Diyos, we have to disconnect to sin. At paano nangyari yon? Nangyari yon nung tayo'y lumapit sa Diyos. At nung tayo lumapit sa Diyos, nilinis niya na tayo. Nilinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin niyan, kung nilinis na tayo sa kasalanan, hindi na tayo dapat namumuhay pa sa kasalanan. Kaya kung gusto nating lalong makilala ang Diyos, kung inalis na tayo ng Diyos sa kasalanan, huwag na nating balikan yung kasalanan. Nilinis na nga tayo dyan ng Diyos eh. Kaya sa patuloy nating paglapit sa Diyos, mas lalo natin siyang nakikilala sa ating mga buhay. So yun yung isa na mahalaga na nagdi-disconnect sa atin. Kasalanan. Pero ito, parang hindi siya kasalanan, but it also disconnects us from God. Being busy. Masama bang maging busy? Di ba hindi? Yung nagtatrabaho ka, gumagawa ka para sa pamilya mo, hindi ho masama maging busy. But it can also disconnect us from God. In fact, being busy, ang sabi po nila, yung sobrang busy talaga, ang meaning, nilagyan nila ng meaning yung busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Pag ikaw ay sobrang abalang-abala, wala ka ng oras sa Diyos, wala ka ng oras sa sarili mo, puro trabaho, talagang pagpapayaman na lang, you are being under Satan's yoke. Nasusundan niyo po ba? Kasi yung mga pagpapala ng pahinga na binigay ng Diyos, yung pagpapala ng pamilya na sa, nakakatuwa yung patotoo ni Michelle, mula 21 years old at 20 years mahigit siyang nasa abroad, ano nilolonging niya? Makauwi na. Kasi priceless yung pamilya. Pero dahil sa sobrang pagnanais na kumita, sabi nga niya, gusto ko kumita ng kumita ng kumita, nade-deny yung mga bagay na yon. We tend to be busy with so many things and we forgot the most important thing. Ano yun? Yung ating oras para sa Diyos. Kung yung pamilya napapabayaan, how much more yung oras para sa Diyos? Because of being busy. Kaya maaaring sa tingin, parang hindi siya kasalanan. But being busy can also disconnect us from God. And if we want to pursue intimacy with God, kailangan ma-realize natin, sobra ba akong busy? May oras ba ako sa sarili ko? May oras ba ako sa Diyos? Kasi pag sobrang busy na wala ka ng oras sa pamilya mo, sa sarili mo, at lalo na sa Diyos, yun yung meaning ng busy, being under Satan's yoke, applicable sa buhay natin. Natatandaan nyo, si Martha, di ba? Alam natin yung kwento ng ni Maria at saka ni Martha. Si Martha ay busy. The works of her hands. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesus, alam na natin to eh. Nung dumating ang Panginoong Jesus, yung kapatid niya nandun sa paanan ng Panginoon, samantalang si Martha hindi maganda o gaga sa gagawin niya para sa Panginoon, sa ipapakain niya para sa Panginoon. Minsan marami mga ganyan na naglilingkod sa Panginoon, busy ang mga kamay para sa Panginoon, pero walang oras sa paanan ng Panginoon para makinig na instruction ng Panginoon. Minsan gusto maglingkod, gustong tumugtog, hindi marunong manalangin, ni ayaw mag-aral manalangin. Hindi naman lahat natin alam lahat yan. Pero kapag kayo ay gusto nyo maglingkod, you have to know to draw to God yourselves. Hindi po pwede natugtog lang. Kaya nga tawag natin sa atin pong mga manunugtog dito, hindi natin tinatawag na music team. Tinatawag nating worship team because we want to emphasize through this, we are worshiping God. And while we worshiping God, we have to know how to draw to God we worship. Kung hindi natin kilala yung ating sinasamba, kahit anong ginagawa nyo dito sa harapan, kung hindi nyo kilala yung inyong sinasamba, again, sasabihin ng Panginoon, Martha, Martha, abalang-abala ka sa maraming bagay, pero hindi ko yan kailangan. Ang kailangan ko ay makilala mo ako sa aking paanan. Makinig ka sa aking sinasabi. Bilang mga anak ng Diyos, yun po yung importante. Kaya nga sabi ko po sa inyo,
ang intimacy with God, yung panawagan ng Panginoon na draw near to Him, hindi lang ito simple na pag-attend. This is a call to intimacy. God is calling us to draw near to Him. Kasi gusto niya tayong makilala. Gusto niya na maramdaman natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagpapatawad. Kailangan natin lumapit sa kanya. Hindi tayo lalapit sa Panginoon dahil, Lord, gagawin ko to para sa iyo. Hindi. Wala tayong agenda sa Diyos. Kundi, Lord, lalapit ako sa iyo. Ano pinapagawa mo sa akin? Yun yung agenda natin dapat sa Diyos. Amen po ba? Parang natahimik po kayo. Kasi totoo po, minsan abalang-abala tayo, mas gusto natin, may ginagawa tayo para sa Panginoon. Pero those are the works of our hands. Hindi po masama yan. Pero kung tayo'y abalang-abala sa gawa ng ating mga kamay, pero hindi na natin pinakikinggan ng Panginoon dahil gusto lang natin gumawa ng gumawa. Minsan kasi mas madali yun eh. Yung gumawa ka ng gumawa, mas madali yun. Di ba? Ayo, para hindi ka papagalitan kasi basta mahalaga may ginagawa ka. Hindi. Pag marunong ka makinig, minsan mapapagalitan ka. Yun ang ayaw natin eh, yung sinisermonan tayo, yung binibigyan tayo ng instruction, dinidisiplina tayo. Ayaw natin yun. Gagawa na lang ako. Pero sa Panginoon, hindi. Mahalaga yun. Kung anak ka niya, didisiplinahin ka niya. At kung anak ka niya, marunong kang makinig sa kanyang mga instruction. Bakit? Kasi anak ka niya eh. Kasi mahal ka niya. Amen po ba? Hindi mo ikakagalit yung pagsaway at pagtuturo ng iyong ama. Kasi alam mo, yun ay para sa'yo. Why? Because you are connected to Him as your father. And you are His child. Andiyan po ba kayo? Kahit ang Panginoong Jesus po, nung siya'y naglilingkod, Jesus values His time being alone with God, His Father, more than the demand to do the ministry. Nandun yung demand na sa dami ng mga ginagawa, sa dami ng mga lumalapit at gustong magpaministeryo sa Panginoon, andun yung demand. Pero alam niyo ang Panginoon, He always take time para iwanan ang kanyang ginagawa, yung ginagawa ng kanyang kamay, at magkaroon ng oras sa Panginoon. Nasabi po, Lucas chapter 5, verse 15 and 16. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. Verse 16. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. The more the demand of the ministry, the more na nagdedepende ang Lord sa intimacy niya to do the ministry. At tingnan niyo po, ang Luke chapter, actually ang buong Luke, pag binasa niyo po ang aklat ng Luke, ito po yung nagpapakilala sa atin, Jesus being the perfect man. Siya yung perfect na tao na nabuhay dito sa mundo. Perfect. Talagang He grew in wisdom, in physical stature, lahat. Perfect. Pero ano ang makikita natin na napakahalaga ng perfection na pinapakita sa atin ng Bible about Jesus? It is only in the book of Luke that Jesus was presented as praying always. Sa lahat ng aklat, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dito lang sa aklat ng Juan, makikita natin Jesus being the perfect man. Pag sinabing perfect man, lahat ay nasa iyo na, wala ka ng kailangan. Pero Jesus being the perfect man, He saw His real need. Apart from God, His Father, wala siyang magagawa. Bilang perfect man, lagi siyang dumudulog sa Diyos, nananalangin, humihingi ng gabay. Ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Eh, tayo nga, eh, pasemplang-semplang na nga tayo. Eh. Di ba? Ang Panginoon, perfect na nga. Eh. Kung tutusin, wala na siyang kailangan. But He had to depend regularly sa Kanyang Ama. Kailangan niya laging makipag-usap, humingi ng gabay. How much more tayo, mga kapatid, sa Panginoon? Mahina tayo kung wala ang Diyos. But do we really recognize our nothingness before God? O kinakaya natin ang lahat? Gagawa muna tayo bago lumapit sa Diyos. Ganun ba tayo? Baliktad ba? Alam niyo, Panginoon? Hindi. Mahalaga sa Kanya ang unahin ng kalooban ng Diyos. Sa kabila ng demand ng ministry, meron pa rin siyang oras para sa intimacy sa Kanyang Ama. At ito din po ang nakita ko, mga kapatid, sa Panginoon.
to be able to disconnect, to disconnect to connect, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin. At yung mga tao na nakaka-disconnect sa mga bagay na nagdi-disconnect sa kanya sa Diyos, tapos nakaka-connect sa Diyos. Natagpuan ko na ito yung mga tao na mga, kasabi natin mga taong peaceful. Those people who are close to God, sila yung tao na makikita natin na mga taong payapa. Payapa, hindi ibig sabihin wala silang problema. Those who know how to disconnect to this busy world, to connect to God in prayer, in worship, in study of God's Word, and in fellowship with Him, sila yung nakita ko ng mga taong masabi natin na peaceful. Kung naghahanap kayo ng mga taong peaceful, meron po. At yan po yung mga Kristiyano. Tayo po yan. Niwala po ba kayo? Kaya lang ang tanong, ina-apply ba natin yon? Tayo po kasi yan eh. Sabi po ng Pilipos chapter 4, verse 6 and 7, sabi, do not be anxious about anything, but in everything, dahil sa ating pag-disconnect, sa dami ng mga problema na nagdi-disconnect sa atin sa Diyos, pag natutunan natin mag-disconnect doon at mag-connect sa Diyos, anong pangako ng Panginoon? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang pangako ng Panginoon, hindi ibig sabihin ang mga peaceful na tao ay walang problema. Ang mga peaceful na tao, alam nila ang gagawin kapag may problema. Yung gumugulo sa kanila, ibibigay nila sa Panginoon. Yung gumugulo sa kanila, itataas nila sa Panginoon. At ang Panginoon naman, dahil kumunik ka sa Panginoon, the peace of God, which transcends all understanding. Being disconnected to the Lord gives you anxiousness. But once you connect to God, it gives you peace of mind. Hello? Disconnect to connect. Being busy with the world, being busy with so many things, disconnects us with God. And gives us anxiety. Ang dami, stress, mental health, o kung ano-ano pa. Noon po ang mga estudyante, karamihan po sa amin, yung mga sinasabi ngayon ng mga mental problem, mental health, yung parang yung mga excuses ng mga estudyante ngayon. Kaya mayroong, may mga sa pag-aaral ngayon, parang magbibigay sila ng medyo, dapat lesser lang yung mga assignments, kasi nga, kinukonsider yung health ng, yung mental health ng mga estudyante. Di ba? Ay, noon po, anong mental health? Niwala nga kaming mga encyclopedia, wala kang library card at ma-access mo yung encyclopedia sa library. Gagawa ka ng paraan, saan yung kaklase mo na merong sinulat na mga, na hindi mo mabasa yung sulat. Ibig sabihin, anong mental health? Sanay tayo na, kumbaga, yung ating mind talagang sinanay sa mga mabibigat na hamon ng buhay. Kaya naman, pag dumating ka doon sa tunay na mga pagsubok, kaya mo na. Kasi dumaan ka sa mga mabibigat na pagsubok. Pero ngayon, ito yung mga estudyante lalapit, ma'am, pasensya na po, absent muna ako. Mental health, mental problem. O yung mga teacher naman, kinukonsider. Bakit? Totoo naman po kasi there are so many things na nagbibigay talaga sa atin ng stresses, anxiety, ang dami talaga. Ang totoo, ang reason, bakit marami niyan? Because of disconnectedness. Disconnected sa Diyos. Kaya ano sabi ng Lord, if you are disconnected, then connect. Diba? Do not be anxious about anything. So kung disconnected ka sa Diyos, pray, then you are able to connect. And the peace of God, which transcends all understanding, yung hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa ating puso. Alam niyo ibig sabihin ng magbabantay? Pag nalilito ka na, ops, teka muna, ganyan bang mag-isip ang anak ng Diyos? Yun yung nagbabantay. Yun yung strictong teacher. Yun yung Holy Spirit. Teka, anak!
Yan ba ang pangako ko sa iyo? Mataranta ka sa panahon ng problema. Teka muna. Ang Diyos mo ba'y mahina? Parang matanda nang ano, nag-uugot-ugot na 'yung nagpapaalala. Kasi inaalala natin mga teacher na strict ganun eh. Pero hindi, 'yun ang sabi, the peace of God which transcends all understanding will guard your heart into all truth. Babantayan ang ating puso para maging payapa, because the most peaceful person that you could see are the person who are always connected to God, who are always close to God. Hindi walang problema, may problema, pero alam ang gagawin sa problema. Amen po ba? That's the first point. Kung gusto natin i-pursue para lalo tayong lumalim sa Panginoon, makilala natin ang Panginoon sa ating kaugnayan sa Kanya, anong kailangan gawin? Disconnect to connect. Now, another thing, ano pa ang involved sa atin pong tinatawag na intimacy? Respect. Pursuing intimacy with God involves respecting or obeying God or obedience to God. Ang merong malapit na ugnayan sa Diyos, makikita mo po yung simpleng pag-respect sa Diyos. Not necessarily yung pag-obey agad. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whatever we do, whether we eat or drink, alam na po natin ito, do it all for the glory of God. Ano mang ginagawa natin, kumakain man tayo o uminom, ay dapat ginagawa natin sa kaluwalhatian at sa karangalan ng ating Panginoon. Now, kung tayo ay mga lingkod ng Diyos, sumusunod sa Diyos, na naglalais na makilala siya sa ating buhay, makikita ang pagkakilala natin sa ating Diyos, the way we respect God in our lives. Kung paano natin pinapahalagahan ang Diyos sa ating buhay, ay nagpapakilala kung gaano tayo kalapit sa Kanya. Andyan po ba kayo? Yun po yung magpapahayag. Kasi pag sinabi natin, kilala ko ang Diyos, pero binabaliwala natin ang Diyos, nagsasabi ba tayo ng totoo doon? Of course, hindi, di ba? Ngayon, ang una at simple na kapahayagan na tayo ay merong malapit na kaugnayan sa Panginoon, makikita yan kahit man lang doon sa simpleng pagpapakita natin ng respect sa Diyos. Actually, respect, para sa akin, ha? Respect is the highest, para bang, ito yung highest form na yung pagmarunong tayo mag-respect. Ito yung highest form na pwede nating masabi na para bang tayo ay marunong sumunod. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na sinusunod natin na isang tao pero hindi natin kayang irespeto. Magkaiba yon. Kaya kung sinasabi natin ang Diyos ay sinusunod natin pero binabaliwala natin ang Diyos. Yung para halimbawa, hindi tayo marunong magpakita man lang ng simpleng paggalang, di ba? Yung watawat. Alam niyo ba kung gaano kahigpit ang bansa para sa pagdi-disregard ng pagkanta sa watawat o yung sinisira yung watawat o anumang ginagawa sa ating watawat? Napakabigat ng demand na hinihingi nila doon. Ang hinihingi lang sa atin ay respect. Minsan, pagka tinugtog na yung national anthem, yung hindi nakatayo, disrespect yun. Watawat pa lang ang pinag-uusapan. Now, ganun din sa ating pagsamba sa Diyos, sa ating relationship sa Diyos. If we say that we obey God, sa simpleng pag-respect pa lang natin, pag sinabing Diyos, makikita na sa atin na talaga sinusunod natin ng Diyos. Pero kung halimbawa sinasabi natin, sinusunod natin ng Diyos, pero parang sa buhay natin, hindi nakikita yung pag-respeto sa Diyos, binabaliwala natin ang Diyos, I believe, wala tayong malalim na kaugnayan sa Diyos. Kaya respect for me is a form, highest form na para bang naipapahayag natin yung ating pagsunod. Halimbawa po, actually yung tinatawag natin na godly fear o yung banal na pagkatakot o yung sa Tagalog ay labis na pagpipitagan. Pag in-apply natin ito sa Diyos, ang ibig sabihin nito, alam natin na
ang mga officials, government officials, ang mga hari, presidente, yung presence pa lang nila, alam mo na agad yung ano eh, rerespetuhin mo na agad siya eh. Kasi mga government officials sila eh. Ngayon ang tanong, bilang mga anak ng Diyos, how do we show our respect to God Himself? Sa oras, halimbawa, gagalit tayo pagka ang taong katagpo natin o kaya ayaw mong malate kasi ang kausap mo talagang someone na napakataas ng posisyon, nakakahiyang malate. Pero pag sagawain sa Panginoon, tas okay lang malate. Hindi ko po sinasabi na pag na-late kayo ay hindi na. Hindi. May mga pagkakataon, tinitingnan natin yun. Pero kung yung habit na, yung parang wala ka lang pakialam na ma-late ka dahil gawain lang naman ng Panginoon, there's something wrong. Asan ang respect? Andyan po ba kayo? Kasi kung talagang gusto nating mapalapit sa Diyos, hindi mo siya babaliwalain sa'yo. Mahalaga siya sa'yo. Kaya yung merong intimate na relationship sa Diyos, makikita mo na pinapahalagahan ang lahat higit kaysa sa Diyos. Higit sa mga bagay. Uunahin niya ang lahat ng bagay kasi mahalaga sa Kanya ang Diyos. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, we recognize Jesus not only as our Savior. Diba? Alam natin, He is our Savior. Pero nakalulungkot, tagapagligtas mo, pero yung nagligtas, di ba, asan na yung niligtas? Sabi ng Panginoon, di ba saan po kayong gumaling? Asan yung siyam? Minsan maraming ganun eh, no? Ang daming ginawa ng Diyos na mabubuting bagay, pero pagkatapos na ibigay ng Panginoon yung mga mabubuting bagay, yung mabubuting bagay na yon ay parang naging sumpa, nagpalayo pa sa kanila sa Panginoon. Pero nung may pangangailangan, lumapit sa Panginoon. Di ba, isang po, pagalingin mo po kami, sampu yung gumaling. Nung gumaling yung sampu, isa lang ang nagpasalamat. Isa lang ang nagbalik ng pasasalamat. Kung ang Panginoon ay ating tagapagligtas, yes, dapat pasalamatan natin siya. Pero our Lord is not just our Savior. He is also our Lord. And being Lord, He deserves not only respect, but our surrender, our submission, because He is Lord. But do we really submit our lives to our Lord? Kaya, dahil sa ating pagkukulang ng pagsasubmit, hindi natin lubos na nakikilala ang Diyos sa ating buhay. Pero lahat ng lumalapit sa Panginoon, lahat ng marunong magpakumbaba sa Panginoon, lahat ng marunong mag-respect sa Panginoon, lalong lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga sabi ng James pa din, James chapter 4, verse 6, di ba, galit ang Diyos sa mga palalo, ngunit siya'y malapit, siya'y tumutulong sa mga mabababang loob. God hates the proud, but lifts up those who are meek. Sino ba yung mga meek na yon? Sino yung mapagpakumbaba na yon? Yun yung laging lumalapit sa Panginoon. At alam nila, Lord, wala po kami magagawa. Huwag ka pong lalayo sa amin. Tulungan mo po kami. Pero yung mga proud, pagkatapos na tinulungan ng Panginoon, parang kayang-kaya na ang buhay, parang ayaw na humingi. Parang nakalimutan na uli ang Panginoon. Yun ang mga proud eh. Para sinasabi nila, kaya namin. So, kailangan po nating lumapit sa Panginoon lagi. So, pangalawa po, napakahalaga po nun, respect. At ang maganda mga kapatid, as we learn to respect the Lord, ano pong nangyayari? Yung respect na yon ay pumupunta na po sa pagsunod. Kasi hindi agad tayo makasusunod kung hindi man lang tayo marunong rumespeto. Pero ang respeto ay isang uri ng pagsunod na naglilid sa atin sa tamang pagsunod. Kaya kung tayo po ay marunong tayo magrespeto sa Panginoon, napapalapit tayo sa Kanya, at habang lumalapit tayo sa Kanya, ano ginagawa ng Panginoon? Ang pangako niya po sa verse 21 ng Juan 14, sabi niya,
Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. As we respect, obey the Lord, ano gagawin niya? He will reveal himself to us. Gusto magpakilala ng Diyos, pero kanino siya nagpapakilala? Sa mayroong takot sa kanya. Sa sumusunod sa kanya. Andiyan po ba kayo? Kaya ibig sabihin, kung meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos, yung banal na pagkatakot na yun, yun yung nagiging daan para makilala natin ang Diyos kung sino siya sa ating mga buhay. Hindi ito yung banal na pagkatakot na palayo sa Diyos. Yung banal na pagkatakot na ito ay yung pagkatakot na lalong nagpapalapit sa atin sa Kanya. Kaya nga sabi ng verse 7 ng James, submit yourself therefore to God, or then to God, or first to God. Resist the devil and he will flee from you. So yung pagkatakot natin sa Diyos, yun yung pagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. And as we submit our lives to God, yung gawa ng kaaway sa tulong ng Diyos, kaya na nating layuan. Kasi nasa atin na ang Diyos, kasama natin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi nasa kapangyarihan na tayo ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, resist the devil and he will flee from you. So yun po yung pangalawa, mga kapatid. Simple lang yun. Yung simula ng ating paglapit sa Panginoon, makita man lang kahit sa simpleng pag-respect sa Diyos. At habang tumatagal yan, it will result in obedience. And as you obey God, God will reveal himself to you at makikilala ninyo ang mga gawa ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Thirdly, actually, meron pa pong verse. Sabi po ng verse, kasi si habang nagpapakilala po ang Diyos sa atin, ito po yung magandang patotoo. Ito yung patotoo ni Job. Job 42:5. Sabi niya, nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayon akin ang namasdan. Ano ibig sabihin nito? Kasi nga po, habang nagkakaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Panginoon, lalo siya nagpapakilala sa atin at very personal yung pagpapakilala niya sa atin. Yung mga karanasan natin, hindi katulad ng karanasan ng iba. Personal yon. Kaya nga, sabi ni Job, sa NIV, ang pagkakabanggit ni Job, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Kung noon, nababalitaan mo lang mabuti ang Diyos, pero hindi mo nararanasan yun sa iyong buhay. Kasi nga, hindi mo pa siya talagang lubos na kilala. Pero habang lumalapit ka sa Kanya, natututo ka mag-respect, sinasabit mo ang buhay mo sa Kanya, unti-unti ikaw mismo may karanasan na ng kabutihan ng Diyos. Kaya ngayon, ito na ang declaration mo. Noon din, nababalitaan lang kita. Noon din, naririnig ko lang yung patotoo nila ganito, nila ganyan. Pero totoo ka nga pala. Kaya minsan, pag nagpatotoo na kayo, tulo na din ang inyong luha. Kasi yung kabutihan ng Diyos, hindi nyo lang naranig. Yung kabutihan ng Diyos, kayo mismo ang naka-experience. Noon, nabalitaan lang kita, but now, my eyes have seen you. Amen po ba? Paano nangyari yon? Dahil sa ating kaugnayan sa Diyos. That's why we need to pursue our intimacy with God. Ibig sabihin, huwag tayo makontento na naririnig lang natin mabuti ang Diyos. Naririnig natin sa iba pero hindi natin nararanasan. Papayag ba kayo noon? Hindi. Gusto ko din niyang maranasan, Panginoon. At ang bawat isa sa atin, mayroong ganyang, kanya-kanya mga karanasan. Amen po ba? So pangatlo po, malapit na po. Abiding. What involves pursuing intimacy? Number one is disconnection. Number two is yung respect. And number three, abiding or yung pananatili. Ang mga nagpupursue ng intimacy sa Diyos ay kakikitaan ng katapatan. Yan po yung importante, mga kapatid. Nagpapakilala ang Diyos sa mga tapat. Mapapansin niyo po yan, makikita niyo po yan sa Biblia. At nasabi po ng Enoch chapter 5, Genesis chapter 5 sa buhay ni Enoch, verse 22 and 24. Maliit lamang po, or kukunti lang ang account ng buhay ni Enoch sa Biblia, at ilan to, itong Genesis 5, 22 and 24, pero napakaganda po ng description ng Bible patungkol sa kanyang buhay. Ang sabi po ng 22 and 24, babasahin ko po. And after he became the father of Methuselah, 65 years old po si Enoch nung maging anak niya si Methuselah. Si Methuselah ang pinakamatandang nabuhay sa buong mundo. 969 years old ang tatay niya si Enoch. 65 years old nung ipinanganak ni Enoch si Methuselah.
Napansin ninyo ang account ng Bible. Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Again, sa verse 24, Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. Now, kakaibang katapatan ito. Pwede po, siguro, ito, Enoch lived 330 years, then 5 years, he walked faithfully with God. Pwede po yun. Pero nung binasa ko po, baliktad. 300 years! Yung katapatan niya, ang haba! Andiyan po ba kayo? Kumusta kaya ang katapatan natin? Ngayong linggo, pag nasa Panginoon, ano tapat? Pagdating lang Lunes hanggang Linggo. Di ba parang, wewendang-wendang na tayo. Tapos ito, grabe. 300 years, hindi 30 days, hindi 3 days. 300 years na tapat. Ibig sabihin, aware siya sa presence ng Lord. Talagang lumalakad siya, kasama ang Diyos. Pero tayo kaya, gaano kaya? Kung titignan yung katapatan natin, kaya laging prayer natin, Lord, patawarin mo kami, hindi kami tapat. Lagi na lang yun ang prayer natin, hindi kami tapat. Kasi totoo naman. At salamat na hindi yun ang requirement ng Lord na lumakad tayo ng 300 years, we will fail. Si Enoch lang ang qualified. Salamat. Amen po ba? But God requires that we be faithful unto Him. Na kahit na tayo iwewendang-wendang buhay, gusto pa rin ng Diyos na maging tapat tayo sa Kanya. Bagamat hindi natin kaya, pero salamat mga kapatid. Kasi sabi ng banal na kasulatan, God has given us power to be able to walk faithfully with God in this life. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat. By ourselves, we cannot be faithful in everything that we do. Hindi natin kaya. But because of the power that God has given us, ano yung power na yun? Yung born again power, yung Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos. Unti-unti, noon sumasablay tayo, pumapalpak tayo. Basta unti-unti, inaayos ng Panginoon yung buhay natin. Amen po ba? Kahit na sa loob na isang linggo, Lord, nabigo na naman ako, hindi na naman ako tapat, Lord, patawad. Okay lang. At least nare-recognize natin, meron tayong mga pagkukulang. And we want to be faithful. Sa tulong ng Diyos. At kaya natin. Ang issue dito, mga kapatid, sa Panginoon, hindi pagalingan. The issue is, hindi pagalingan, kundi patatagan, pagiging tapat hanggang wakas. Hindi yung maganda ang simula, tas later on, nawala. Maganda ang simula, tapos pagdating sa gitna, nawala. Ang issue dito, mga kapatid, hindi yung pagalingan. Ang issue dito, maging matatag ka. Labanan mo mga pagsubok mo. Maging tapat ka sa Panginoon. Dahil ang issue dito, patagalan. Yung makita ng Panginoon na siya na nagpasimula sa iyo ng mabuting gawa, ay nararanasan mo na siya rin ang tumutulong sa iyo na magtatapos ng iyong takbuhin bilang mananampalataya. Ang issue dito, hindi yung ang galing mo sa una, pero later on, sasabihin ng Panginoon, nahanapin niya, di ba, ang i-comment ng Panginoon sa huli, sabi niya, well done, my good and faithful servant. Hindi naman sasabihin, well done, ikaw na superstar ng aking iglesia. Hindi ganun, hindi yun ang i-recognize ng Lord. Ang i-recognize ng Lord, yung katapatan ng bawat isa sa atin. Hindi yung kagalingan natin. Ang dapat nating makita, hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. At tulad ng sanga, pag wala sa puno, wala tayong magagawa. So to abide, we have to connect to the Lord. Amen po ba? So nakatatlo na po tayo. Isa na lamang po. Number 4. What are involved in our pursuit or our pursuit of intimacy with God? Kasama po dyan ang waiting. Those who draw near to God knows the beauty of waiting in the Lord. Habang nakikilala mo ang Diyos, habang lumalapit ka sa Panginoon, nakikita mo ang kanyang kalooban at natututo kang magtiwala sa oras at panahon ng Panginoon. Pero nung hindi pa natin kilala ang Panginoon,
Ang gusto natin, lahat ng mga bagay mangyari instantly sa paraan natin, sa kagustuhan natin. Kalooban din ng Diyos. Natatandaan niyo ito nung aking pong pinangaral sa inyo si Jacob. Natatandaan niyo po ba yun? Nawasan po na Isaiah chapter 40, verse 30 hanggang 31. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Makikita natin na kapag tayo ay anak ng Diyos, pinapakita sa atin dito ng talata na ina-appreciate na natin yung pagiging patient. Alam na natin yung beauty of waiting. At ang sabi po ni A.W. Tozer, isang kilala po na mangangaral, "It is dangerous to be so busy that you have no time to wait on God." At si Jacob, yan po. Yan po ang kalagayan ni Jacob. Yung pinag-aralan natin nung nakaraan, si Jacob po ay isang tao na alam niya ang kalooban ng Diyos, pero gusto niyang ipulpil ang kalooban niya ng Diyos sa kanyang sariling kaparaanan. Nakita natin yung kanyang plano ng Diyos sa kanya, pinakita ng Diyos kung anong gagawin niya sa buhay ni Jacob. Sabi ng Diyos sa Genesis 25:23, ganito ang tugon ni Yahweh, "Dalawang sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng dalawang bansa na magiging magkalaban." Pinakita ng Diyos, papanganak pa lang si Jacob, nasa sinapupunan pa lang, may prophecy na ang Diyos, ito ang mangyayari, ang bunso ay mas magiging higit kaysa panganay, magpapasakop ang panganay sa bunso. That's the plan of God for Jacob. He was to reign over his elder brother. And knowing this plan of God in his life, excited si Jacob. At sa kanyang excitement, gusto niyang gawin ang plano ng Diyos, hindi sa oras ng Diyos, kundi sa kanyang kaparaanan. Jacob was a man who was aware of God's will in his life, but he wants to fulfill it his ways. And to fulfill it, anong ginamit niya? Puro mga pandaraya, panlilinlang, kaya nilinlang niya yung kanyang kapatid, nilinlang niya yung kanyang tatay. Alam naman natin, di ba, nag-disguise siya, dahil si Esau ay mabalahibuhin, so naglagay siya ng balahibo ng hayo para yung tatay niyang bulag, para maibigay sa kanya yung firstborn na blessing, maigawad sa kanya. Kasi nakuha niya yung birthright nung dinaya niya si Esau. So ito si Jacob, sa kanyang sariling kaparaanan, gusto niya na gawin ang kalooban ng Diyos, pero paraan niya. At alam natin na doon sa kanyang mga ginagawa, kahit na nagtatagumpay siya, failure pa rin siya sa harapan ng Diyos dahil nagalit sa kanya yung kanyang kapatid. Nakuha niya yung lahat ng gusto niya, pero may mga nakagalit naman siya kasi nga mali yung kaparaanan niya. Ano ang pinapaalala sa atin ng buhay ni Jacob? The life of Jacob will remind us that in fulfilling God's plan in our lives, we need to do it God's ways. We have to understand that fulfilling God's will in our lives, even in our ministry, it has a process, and we have to submit to the process. Si Jacob po, iba ang kanyang kaso. Si Jacob ay katulad po ng ibang mga hindi pa lubos na kilala ang kalooban ng Diyos, na ang gustong kilos ng Diyos ay laging instant. Like in the case of Rachel, when Jacob saw Rachel, he wanted Rachel instantly. Alam po natin yun, nung makita ni Jacob si Rachel, gusto niya agad na mapangasawa si Rachel. But in God's plan, mapangasawa din niya si Rachel, pero hindi instant. He had to work for him 7 more years. So ito po yung kalagayan. He wanted Rachel instantly, but God's plan for her is she had to work for Rachel 7 years. And sometimes, ito kalagayan natin, we are like Jacob who wants to have instant Rachel. Kahit hindi pa oras ng Panginoon, gusto na natin agad ngayon na yon. Kaya gusto natin instant success, kahit mali ang proseso. Instant yaman, kahit pandaraya. Ganon si Jacob. At ganon din minsan tayo. We want instant. We want instant growth, instant success. But we hate the process of God.
We hate the process of waiting. Kasi ganun nga po ang wala sa kalooban ng Diyos. Laging nagmamadali. It is not good to be hasty and miss the way. It is not good to have zeal without knowledge, nor to be hasty and miss the way. Hindi mabuti ang nagmamadali. Napapahamak ang nagmamadali. Pero ang naghihintay sa Panginoon, napapagpala. Kaya naman sa encounter po ni Jacob, alam natin yun ang nangyari. Nung naunawaan niya na lahat ng bagay na ginagawa niya ay ayon sa kanyang sariling kaparaanan, pinaunawa sa kanya ng Diyos na hindi yan ang kalooban ng Diyos. Di ba nung nakipag-wrestle lang nga po siya? Nung nakipag-wrestle po siya doon sa angel, ayaw bumitaw ni Jacob sapagkat ipinipili talaga ni Jacob yung kanyang sariling kaparaanan. Gusto niyang pagtagumpayan pa rin, even the angel of God. At nung maramdaman ng angel of God na si Jacob, ipinipilit niya yung kanyang sariling lakas, ano ginawa po ng angel? Binalian siya ng buto sa hita. Tandaan niyo po, ang ating hita, ito po yung nagsisimbolo ng power ng tao. Kasi po, itong ating lower part na to, ito po ang bumubuhat. Ito yung nagsisilbing lakas. Parang a seat of power ng isang tao. Kaya pag malakas ang ating tuhod, kaya natin ang ating katawan. Minsan, ang laki-laki ng katawan, pero yung tuhod, ano, yung hita pababa, ang liit, pero kaya. Kasi yun nga po, there is power in this part ng ating katawan. At doon nagre-rely si Jacob, and the angel of God, which God himself, nung oras na yon, binalian siya ng buto. At nung balian ng buto si Jacob, na-realize ni Jacob na wala pala talaga siyang lakas. At nung maramdaman niya na wala pala talaga siyang lakas, hinang-ina na siya at iika-ika na siya, na-realize niya na kailangan niya ang lakas ng Diyos, kailangan niya ang tulong ng Diyos. At doon niya sinabi, I will not let you go unless you bless me. Doon siya kumapit ng matindi sa tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan at lakas ng Diyos. Kaya sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Mga kapatid sa Panginoon, dito po ipinapakita sa atin na si Jacob natutunan niya na sa kanyang sarili yung kahalagahan na magdepende sa Diyos. Hindi sa kanyang oras, hindi sa kanyang sariling lakas. At ganun din po sa atin, mga kapatid sa Panginoon. As we draw near to God, ito po ang sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid. Alam niyo po ba na habang lumalago kayo sa pananampalataya, but bagamat I hate to say this, kasi parang somehow totoo, kasi pagbata tayo sa pananampalataya, parang lahat ng hiling natin, ay, at yun ang patutuon ng mga ano, lahat ng hiling ay tinutupad. Pero habang lumalago tayo sa Panginoon, meron tayong mga prayer na hinihintay na natin ang oras ng Lord. Natututo na tayong maghintay sa Lord. Pero nung bata pa tayo, parang lahat ng, parang babying baby, you know? Parang pagbagong anak yung baby, lahat ng kailangan, binigay kahit nagdobli-dobli na, di ba? Yung baby naman, overwhelmed. Oh, sarap mabuhay sa mundong ito. Ba, nung lumalaki na, wala na yung mga ninong-ninang, wala na yung mga tito-tita, nanay din, tatay din, wala na din, kailangan mag-isa. Eh, parang natututunan niya, ano gagawin ko? Eh, parang natututunan niya na maging independent. Ang totoo yun pala, natututo na siyang mag-grow sa sarili niya. At ganun din sa atin, as we grow in our faith, nakikita natin na ang lahat ng bagay ay nasa plano ng Diyos. Marunong na tayong maghintay. At kung titingnan po natin, nangyayari po ang lahat ng bagay, naunawa natin ang plano ng Diyos, ayon doon sa ating malapit na ugnayan sa Diyos. Kaya ano po ang nakita natin sa ating pong pag-aaral ngayon, mga kapatid? Kung titingnan po natin, as we go back, yung atin pong nabuo dyan na involved sa atin pong intimacy with God, ang makikita po yung word dyan ay yung draw. Disconnect to connect, respect, abide, and waiting. So ano ibig sabihin doon? Pag tayo pala ay naglumapit sa Panginoon as we draw to God, ito pala yung susi ng intimacy. Kaya hindi ka pwede magkaroon ng intimacy sa Diyos hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos. At ilan ito sa mga involved ng pagkakaroon ng intimacy? Learn to disconnect. Disconnect from sin. Even disconnect sa mga bagay na alam mong umaagaw ng iyong oras para sa Panginoon. Disconnect. Respect. Kung ang Panginoon ay iyong tagapagligtas, ang Panginoon ay iyong Panginoon,
at nais mo siyang sundin, pakita mo pa lang doon pa lang sa pag-respect sa Panginoon. Abide, pananatili. As we abide in the Lord, anong nangyayari? Lumalalim ang pagkakilala natin sa Kanya, nakikilala natin siya at natuto tayo maghintay. And lastly, mga kapatid, as I end this message, ito pong resulta. Sabi na second verse, draw near to God and He will draw near to you. As we draw near to God, ang pangako ng Panginoon, our part is to draw near to God. At pag lumapit tayo sa Panginoon, He will draw near to us. Pag lumapit ang Diyos sa atin, dahil sa ating malapit na ugnayan, ang Diyos nang bahala sa ating mga pangailangan. Hindi na natin kailangan humingi. He is the source of power. Kaya nga sabi niya doon sa verse 6, resist the devil and he will flee from you. Pag malapit tayo sa Panginoon, power ibibigay ng Panginoon. Hindi ka na talo-talunan ng kaaway. Even the enemy, lalayo. Bakit? Kasi ang Diyos ang tagapagtanggol mo. Prosperity, pangangailangan, ang Lord ang bahala. Dahil siya pinagmumulan ng lahat ng bagay. Ang susi, kailangan munang gawin natin yung ating bahagi. Let us draw near to God. Yung bahagi natin. Let's pursue our intimacy with God. And God promised, He will draw near to us. And as He draw near to us, He will give according to His riches, according to His wisdom, according to His will, whatever is best for all of us. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. May I request everyone to please bow your heads down and let's go to God in prayer. Yes, O God. Hallelujah. And as your heads are being bowed down, again, nais kong ipaalala sa inyo, this calling of having us drawing near to the Lord is a calling not just for attendance, but this is a calling for intimacy. God is interested in our relationship with Him. God is interested with our being more than our doings. And there are certain things that are involved in our pursuit to our intimacy with God. We have to disconnect to the things that are eating up our time of intimacy with God. Tingnan mo sa iyong buhay, what are the things that are eating up your time of intimacy? Makabuluhan ng oras ang inahanap ng Panginoon. Hindi naman buong panahon, kundi makabuluhong oras na ibibigay mo para sa Kanya. Sapat na yon sa Panginoon. But sometimes, because of being so busy with so many things, yung oras na napakahalaga para sa Panginoon, nawawala. We have to disconnect to the things that are busy, getting us busy, for us to connect to God. So maganda mga kapatid sa Panginoon, being connected to God gives us access to His promises. Being connected to God gives us access to His faithfulness. It gives us access to His peace. The peace which transcends all understanding. Because of our connectedness to God, we can access that peace that comes from God. Na sa kabila ng ating mga suliranin. Mga kapatid sa Panginoon, kayo na ang nakamamatyag ng mga nangyayari sa ating panahon. Kikita natin ang iba't ibang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa ating panahon. And these things, hindi natin kailangang mabalisa sa mga bagay na ito. Lahat ng ito, mga ipinahayag na. Lahat ng ito inihula na. Ang nais ng Panginoon, tayo ay mag-connect sa Kanya upang sa kabila ng mga bagay na ito, ang maghari sa ating buhay, hindi takot,
kundi kapanatagan at kapayapaan buhat sa ating Diyos na susi ng lahat ng kapayapaan. Yes, O God. Father God, nais mo na ang bawat isa sa amin ay lumapit sa iyo. Nais mo na lalo pa kaming lumalim sa aming pagkakilala sa iyo. Nais mo na magpakilala pa ng lubos sa bawat isa sa amin. Na katulad ni Job, meron din kami patotoo. Noon, nababalitaan lang kita. Ngunit ngayon, namamasdan na kita ng aking sariling mata. Nararanasan na kita ng mismong aking buhay. Na ikaw nga ang buhay na Diyos. Na ikaw nga ang aking tagapagligtas. Na ikaw nga ang Diyos na nagmamahal sa akin. Na hindi mo ako pinababayaan. Hindi mo ako iniiwanan kailanman. Ang mga bagay na ito noon ay nababalitaan ko lang. Ngunit ngayon ay nararanasan ko na dahil sa aking kaugnayan sa iyo, O Diyos, na malapitan. Ngayon ay naunawaan ko na, O Diyos, the beauty of waiting upon you. Naunawaan ko na, O Diyos, na pangyarihin ang iyong kalooban sa iyong oras, sa iyong panahon. Kaya naman, O Diyos, bawat isa sa amin, dahil ito ang naisin mo, na lalo pa naming masidhing naisin na makilala ka namin ang lubos sa aming mga buhay. Sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu na ipinagkaloob sa amin, salamat po na kaya po namin maging tapat, makapamuhay ng tapat dahil sa kapangyarihan na ibinigay mo sa amin. Salamat na katulad ni Enoch, hindi po namin kayang maging tapat all throughout our lives, napakahaba, 300 years. But we thank Thee, O God, for the power that You have given us through Your Holy Spirit. We are able to walk faithfully in this life, hindi dahil sa aming sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa kapangyarihan na ipinagkaloob mo po sa amin. Makalalakad kami, makapamumuhay kami ng tapat sa mundong ito, Jesus. Kaya salamat sa iyo, God, sa iyo po namin, Ama, patuloy na ipinagkakatiwala ang aming paglakad sa buhay pananampalatayang ito. Continue to reveal yourself to us as we walk humbly and deeply before you, O God. Give you glory, O God. Hallelujah.